isa ka sa mga talagang alam kong supporter nitong channel na to. Kunti na lang padadala na kita ng sapatos eh. Anong size mo? Nox! Guys, sa susunod na vlog guys, after nito, sa ano tayo? Pupunta tayo ng mga clearance sale. Yan yung mga gusto niyo eh, yung mga gastos, di ba? Hello guys, what's up? Kamusta? Welcome back to my channel. So today may bumili ng Jordan 6 na retro, ano to? Jordan 6 retro mint foam. Ayan, tara ibabalutin na natin dun sa, ibabalutin? Lalagay na natin sa kahon kasi isiship natin via UPS. Malapit lang naman yung UPS dito sa amin. So ito yun, nakita nyo last vlog, diba? Oh, amazing, nabibenta natin siya. Okay, ayan. And then the other one is yung kids. Sa wakas, mabibenta ko na to. Ang tagal na ito sa akin eh. 1 buwan na yata. Itong, ano to? Jordan 1 mid na Dia. Ano to? Dia, sorry. Dia de Muertos ba yun? Ibenta natin siya. Hindi nag-focus. Sa akin nag-focus eh. Alam ko. Kasi ano, sinabi. So, benta natin to sa, ano to eh, size 7Y. Hindi ko alam kung napakita ko to last vlog. Mabenta natin siya today. Ang galing no, pag kids, meron palang kasamang, ano, sticker. Okay. Ipiprint ko lang yung shipping label. So, ayan. Tara. Wait lang, guys. Ayan, game. Naprint ko na yung shipping label. Ilagay na natin sa kahon. Para masaya. Wow. Tapos sabi dito, please include with your item when shipping. Nabenta ko si to through, ano, goat. So, ayun. Medyo mahigpit sila. Kailangan may ganyan. Ilalagay mo sa, ano, tapos kailangan may pa filler. Ganyan para safe na safe pati yung kahon. Alam mo na. Kulang pa. So, meron pa tayo dito. Actually, kahit ano naman, kahit plastic, pwede yan. Para lang hindi siya maano. Ano ba yun? Okay. Okay, tara na guys. Pupunta na tayo ng UPS para i-drop tong dalawang ibebenta nating sapatos. Tapos, wag niyo diyan lang muna kayo, samahan niyo ako kasi babalik tayo agad. Tapos papakita ko sa inyo yung ibang, meron pa ba? Not sure kung meron pa akong mga hindi napakita sa inyong ibang pambenta kasi meron mga nag-message sa akin sa Instagram kung paano daw bibilin yung sapatos ko nga sa Pilipinas. Yun nga, paano nga ba? Actually, hindi ko pa rin alam. Pero and then meron ako mga second hand nga na Jordan 1s. For sure merong mga, again merong mga iba dito na hindi naman gusto talaga brand new. Tapos yun nga, meron akong mga second hand dito na matagal pa yung buhay. Na kung gusto nyo ipang everyday yun, pwede yun. Kasi kunyari ako, ayoko rin naman ipang everyday ko yung Yeezy tsaka yung Chicago ko na ano, na Jordan 1, diba? So meron ka talagang, meron ka talagang sapatos na gusto mo ipang everyday pero kailangan hype pa din. Nax! Bida-bida. So, ganun. Meron ako mga Jordan 1 na brand. Palit ulit na second hand, I mean. Pero for now, samahan niyo ako, pupunta tayo ng UPS. Kasi it's already 6:37. 5:37 nakikita niyo bilang enda ng daylight saving. 6:37 na bumalik. Or 6:38 na pala, I mean. Bumalik na tayo sa tamang oras. Eh, yung UPS dito sa amin nagko-close ng 7 PM. Kaya habulin natin. Mabilis lang, andyan lang naman yun. Kaya tara na. Andito na tayo sa labas ng UPS. I-drop muna natin ang mabilis. Kasi magsasara na sila in 5 or 10 minutes yata. Ayan. So, let's go. Lang. Wala naman siyang bayad kaya ano. Hey, good, how are you? Good. Dropping off.
Yeah. So if we can drop it off. No, you cannot. You have to have this kind of data to capture data. Okay. Sure, number itself, we cannot generate. Oh, I'm sorry. Hi to the vlog. Okay, hi to the vlog. Yes, we're all set. Have a good one. You too, man. Bye. So yun nga guys, na-drop na natin. Uwi na tayo kasi papakita, marami pa akong papakita sa inyo. Hindi ko sure kung ano doon yung mga hindi nyo pa nakikita. Let me know. So yun, para sa mga bago pala dito sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. Gumagawa ko ng mga Buhay America Vlogs or yung mga Filipino Living the American Dream. That's me guys, wala nang iba. So kung ganun yung mga content na gusto nyo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may upload tayo. So nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12:00 PM Manila time. At pinapakita ko sa inyo yung buhay ko dito sa Amerika. At sumasagot din tayo doon sa mga comments nyo sa last video, sa latest video. Kaya kung meron kayong mga tanong, anything under the sun, yung mga Buhay America, may problema kayo, gusto nyo lang kausap. So yeah, I'm here bro, I got you. So tara, uwi na ako, marami pa akong gagawin, let's go! At kita nyo naman, tingnan nyo, na sunset na guys. Does the moonlight... Ay, sunlight pala yun. Ay, ano ba yun? Does the moonlight shine on... Not Paris. Wala ka sa Paris. After the sun goes down... If the London Bridge is fallen... Feeling! Tara na nga! One eternity later. Hello guys, what's up? Today is Tuesday. Kahapon ko din wrap yung mga sapatos, yung dalawa. Kung pansin nyo, ganun pa rin yung suot ko kasi hindi pa ako naliligo. Ganun yung mga tao dito sa Amerika, guys. Hindi naliligo yung mga tao kasi fresh ka naman palagi. Ang lamig kaya. Anyway, so today sa wakas, mabibenta ko na tong Nocta, itong Nike Nocta. Magkano ba to sa Pilipinas? Or na-release na ba to sa Pilipinas? Let me know. So itong Nocta na size 9 na men, then 10.5 sa women, syempre. Napakita ko na to last time nila. Itong Nocta. So far, ito yata yung pinaka... mahal, maliban sa dark mocha, siyempre. Mahal ko sa mabibenta. Itong Nocta. Ayan. So, isi-ship na natin sa... And then, itong isang... Ay, ano ba yun? And then, itong size 3 na Nocta din, siyempre. Ang bilis sa mabenta, ha? Medyo kararating lang nito. So, ito. Press lang siya. Okay. Dalawa lang ba yung shipment natin today? Actually, tatlo pala yung shipment natin. Parating pa lang. Nakita ko na yung truck nung ano. Ay, wala. Dumaan eh. Nakita ko na yung truck nung UPS. So, yung ano. Yung Jordan 12 parating today. Yung kaka-release lang na Jordan 12. Parating pa lang sa UPS. Pero nilist ko na kasi siya kagad. At may bibili na rin. So, isiship ko na rin sa... Inantay ko lang yung truck ng UPS. Abangan natin yung UPS. Nakita ko na dumaan eh. Saan ba yun? Bro, where are you? Wala pa. Anyway. So, and last vlog, nabanggit ko nga sa inyo na nagbebenta rin ako ng mga second hand or mga pre-owned na Jordan. So, ito yung mga nandito sa akin ngayon. Ang lalaki na size, malamang. Itong Jordan 1 mid na size 11 na Gym Red Dark Sea. Ayan. Well, makikita mo talaga na used na siya, pero confident ako na mabibenta ko to ng mahal kasi... Wala lang, kasi feeling ko lang na mayroon pa siyang, yun nga, there's a lot of life left. Wow! So para sa iba kasi, di ba, ayaw na nila, ganyan, nabili ko siya ng sobrang mura lang, kaya ibibenta ko na mas mahal. Nililinisan ko na rin to. So, siyempre, hindi naman ako basta ship lang ng ship, guys. Siyempre, I take care of the shoes. Ano yan, siyempre, makikita mo yung pagkataon ng isang tao, kung paano siya mag-alaga sa mga gamit niya. Bakit seryoso ako? Ano ba yan? And then, itong isa naman is yung Jordan 1 Retro High na white or red elephant print ba yun? Basta yun. Red Elephant print. Check ko nga, ano nga yung pangalan nito? Tama, o, di ba ang galing ko? Ang size niya is 10.5. Ayan. Makikita mo siyempre talaga, use na siya. Pero, alam mo yun, for me, ito yung mga klase na mga pwede mong ipang-everyday. Hindi ko naman ipang-everyday yung mga Yeezy ko, tsaka ano, di ba? Yung mga yung Chicago or yung mga... So, ganyan, yung mga used. Yan yung mga pwede ipang-everyday. Ganun. Tapos, pang special occasion lang yung mga bago. Para kahit everyday lang, lakad-lakad ka lang dyan sa kalsada, hyper and bro, di ba? Tapos itong isa, kakakuha ko lang din. Ang dami kagad na nagka-interest. Size 8, size ko siya. Ayoko nga ibenta eh. So binibenta ko sa currently, 100, actually sakto lang, $100. So, magkano to sa Pilipinas? Kahit yung mga second hand, I don't know. Ang ganda, walang crease eh. As in, maganda pa siya. Ang catch lang, ay bakit hindi nag-focus? Wait.
Ang catch lang is it doesn't come with the original lace. Pero okay pa rin yung blue. Pero kung meron ka namang white laces or black, hindi okay. Pero ako, I don't mind kung ako bibili. Okay lang sa akin. Kasi maganda pa talaga siya. Kahit yung itong velvety or suede ba to na material, maganda pa din siya. May tumatawag. Wait nga. Sino ba yan? Sino ba yan? Asa ka na? Sinundo ko pa si Melody. Oo, kasi mag-edit ako mamaya eh. Same day edit. Sige, ingat. Okay. Pupunta dito si Paring Jess kasi may mga ipapa-fill out sa para sa kanyang character reference. Wow. Bilang ako ang i-reference niya. Parang mali siya nang ilalagay. Going back, ayun na nga. So, ang dami nagka-interest. Parang, hello, bakit ganun? Parang taasan ko kaya yung price. Hindi tayo ganun, guys. So, yun na nga, binibenta ko sa $100. Magkano ba to sa Pilipinas ngayon? By the way, this is Jordan 1 Mid Oakland size 8. Doesn't come with original laces. Though Jordan laces siya. Hindi siya original na yung, I mean, yung white. Or yung black ba yung kasama nun. So yun, last night, bilang I take care of my shoes, you know. Linis tayo ng sapatos. Ayan, malinis na ang ating mga kasapatosan. Diba? Amazing. So, tapos medyo makalat pa din kasi nag-arrange ulit ako dito. Iba ko, hindi pa yun yung final. Para naman maayos-ayos tignan. Then yung iba andito din. Ano pa ba yung mga nandito na? Kita nyo ito lahat eh. Ay wait, andyan na yata yung UPS guys. Puta natin. Ay wala pa. Ayun siya guys. Gaga, how are you? Did you see your signature? It's here, oh my gosh. And then, is there like a button? No, you're all seven. Oh, okay, thank you. Thanks, have a good one. You too. So ayan, ito, i-unbox natin guys, papakita ko sa inyo. Hindi man lang nakatulog dito yung sapato sa bahay, i-ship na agad natin. Tcharan! So ito na siya guys. Ang ganda na lalagyan, no? Okay. Wow, damn. Ang ganda guys. Ay, wala ba? Ano ba yan? Okay lang yan. See? Yan po siya. Jordan 12. Benta kagad siya. Picture muna natin para naman ano, masaya. Ito yung size 10. Yung size 12 parating pa lang sa, tama ba? Ito ba yung 10? Yeah, ito yung 10. Yung size 12 kasi nakakuha din ako sa ano ba ngayon, Tuesday? Sa Wednesday, sa Thursday pa daw darating. Buti hindi pa nabibili. Pero dapat nga gusto ko mabili na siya, diba? Ano ba yun? Wait, sagutin natin yung mga nagtatanong sa comments. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpa dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So gumagawa ako ng Buhay Amerika at Filipino Living the American Dream na mga vlog. So kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka. Every time may upload ako, so nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo doon sa latest video. So kung ngayon pa lang, kung para nga sa mga bago dito, again, welcome. Kung meron ka mga tanong about Buhay Amerika or anything under the sun, comment down below, sasagutin natin sa susunod na video. Gaya ng gagawin natin ngayon. Alvin Tungal, bibili ako pakipadala kay Cas Eva. Hey, size 8.5. Uy, 8.5? Wala akong 8.5 dito ngayon, bro. Ang hirap kasi makabili ng maramihang size. Alam niyo, wala pa tayo sa ganong level. Again, wala naman sa plano to, guys. Ang plano ko lang talaga before is, yun nga, bumili sa sarili ko. Bilang ang dami ko nabili sa sarili ko, ngayon, paano ko babayaran? Kasi credit card ko yun, guys. So, hanggang saan dumami sapatos ko, naisip ko, magbebenta ako para mabawi ko yung mga pinagbibili ko. So, ngayon, ang dami ko rin nakuha magandang deals. Kaya sabi ko, sige na nga, tuloy na nga natin. At feeling ko magandang timing rin siya kasi nga guys, ang mahal-mahal na ng gasolina. Pasegue lang, sa mga nagtatanong bakit daw hindi ako masyado lumalabas, hindi ako nagde-deliver ng food, hindi ako nag-grocery for other people, ganyan-ganyan. Kasi nga, ang mahal ng gas.
yun talaga. So kapag bumaba na siguro ulit yung gas, tuloy natin. Kasi namimisa daw nila mag-deliver ng food. Kayo talaga. So yun. Sa susunod na vlog guys, after nito, sa ano tayo? Pupunta tayo ng mga clearance sale. Yan yung mga gusto niyo eh, yung mga gastos, di ba? Kala mo, dami natin pera eh. So, punta tayo ng mga clearance sale, isa-isahin natin kasi yun yung gusto niyo. Kaya yun din yung maganda. Bilang mahilig din ako magtitingin ng mga ganyan, pero hindi tayo bibili. Yun yung challenge. Try not to buy challenge. Try not to shopping challenge. Ganyan. Ayan, going back doon. So, 8 and a half, wala pa ako noon. Baka 8 pwede or 9 sa'yo. Let me know. At paano nga pala guys, paano ko isiship sa Pilipinas ng maramihan, diba? Feeling ko malaki yung tax noon kapag isang buong balikbayan box ko ipapaship, diba? Let me know please, baka pwede tayo mag-venture out sa Pilipinas at baka meron akong pwedeng partner dyan sa Pilipinas at ako yung supplier, Nox. Ako yung Nike, ako yung Adidas. So ganyan, let me know kung may kilala kayong sneakerhead. By the way, shoutout nga pala kay Sir Dane Grospe. Kala ko hindi niya ako papansinin eh. Kasi isa sa mga inalo ko dun sa Air Jordan 1 High na Dior. Yun, grabe na, sobrang mahal na sapatos na tumataginting na 7,000 dito guys, $7,000. Shoutout rin kay Sir Julius Babo na nireplayan ako. Kala ko hindi lang ako papansinin eh, pero kaya thank you, hello sa inyo. Sana mapanood nyo to, Sir Julius Babo and Sir Dane Grospe, mga sneakerhead sa Pilipinas. Looking forward to meeting you guys kapag bumisita ako dyan. Nox, kala mo naman, baka sila hindi sila looking forward to meeting me. LJ Herbito, paano po bumili ng mga sapatos nyo? Boss, ikaw ba yung nag-message akin sa IG? So, nasagot ko na yata to, paano bumili sa akin? So, again, yung mother-in-law ko is uwi na ng Pilipinas, April. So, kung ngayon, bibili kayo, mag-aantay kayo ng less than a month. Ipapadala ko, ipapasabay ko sa kanya in a secured box. Siyempre, ano pa yun, meron pa yung mga bubble wrap, ganyan. Para talagang, diba, yung value niya ma-maintain natin. So, yun, LJ Herbito and sa mga ibang nagtatanong kung paano. Pero tulungan niyo ako ma-figure out paano ko mapapadala sa Pilipinas in a cheaper way. Kasi pag mas mahal, siyempre, edi mas mahal din ko ibibenta sa inyo. Diba ayaw natin yun, gusto nyo mura. So, tulungan nyo rin ako. Emil Santa Ana, hindi na ako bumibili ng size ko, nagiging personal eh. Actually, yun nga yung Jordan 1 mid na Oakland. Parang ayaw na ibenta, pero parang may mga nag-offer kasi. Pero tingnan natin, diba? And ayun guys, ito, meron pa isa dun, papakita ko lang sa inyo mabilis. Yung ayan, yung Jordan 1 mid na purple aqua. Pambenta talaga yan. Pero bilang sabi ko, ang ganda, tapos mura ko lang talaga sa nabili. Hindi mo sa mura, pero below retail ko sa nabili. Biglang tumaas ulit yung price niya, sabi ko, lo, pero di ba dapat ibebenta ko? Pero sabi ko, parang one of a kind. One of a kind. Di ako ibenta, susuot ko na lang to. So yun, pero tignan natin. May point ka, email Santa Ana. Kaya nga, yung mga pinagkukuha ko lately, mga pinagbibili ko lately, yung mga pre-owned, mga malalaking size. In short, mga hindi ko size. Para sure na hindi ko itatago at gagawin nating pera. Ano ba yun? Bilang ang dami nating bills. Ang laki na utang namin sa tax dito guys. So, kailangan kumayod. Alam mo yun, tumataginting na $5,000 ang aming tax na kailangan namin bayaran. G, ganda ng mga shoes, Pops. Thanks, G, bro. Justin Ace Palomar. Kuya Vince, na-follow na kita sa IG and Twitter. Uy, thank you, Justin. Good luck sa iyo ang end. Ingat lagi. Meron ba dyan sa US ng student loan? Meron. May student loan. Pwede. Mag-apply ka lang. Madali lang yun. Online lang yun. Gusto ko kasi mag-work habang nag-aral dyan. Pwede. Grade 12 na ako and waiting na lang ng diploma. Uy, congrats. Yun lang. Love you. Uy, love you. Ang bilis mo naman. Love you agad. Di ba pwedeng muna? Justin, love you too, bro. So, pwede yun to answer your question. Justin Yedrix, thank you sa mga tips, Kuya Vince. Natanggap ako sa inapplyan kong BPO company habang nag-aaral. Uy, congrats. Diba sabi ko sa'yo, sinunod mo yung tips ko, di ba? So, effective, bro. First time, haha, tumagtuwa. Score ako ng shoes pag humahod. Ubos ang sahod sa sapatos. Shoutout, Kuya Vince. Shoutout, Justin Yedrix. Congrats. At nakuha ka na sa work. Welcome to hell. Joke lang. Enjoy mo yan. Siyempre, yan yung magiging bread and butter mo. Siyempre, tumulong ka sa parents mo. First sahod mo, sabi nila, ubusin mo daw. Ganun din naman ginawa ko eh. I-share mo sa parents mo sa mga tumulong sa'yo makatapos pag-aaral or hindi ka pa tapos. Patapos ka na, pero sa lahat ng tumulong sa'yo, along the way, tulungan mo. Hindi naman kailangan na parang pera talaga ibigay mo sila. Magpakain ka, painom ka, ganun. Share your blessings. Again, congrats. John Dildi Mayuga, grabe, nakakaingit naman yung mga may pambili talaga ng mga ganitong klaseng sapatos, Kuya Beans. Lalo tuloy ako nahilig sa mga sapatos. Kakaganyan ka rin, John Dale, believe me. So, basta maging masinop, masipag, kakaganyan ka din. And as always, John Dildi Mayuga, isa ka sa mga talagang alam kong supporter nitong channel. At kunti na lang padadala na kita ng sapatos, eh. Anong size mo? Nox! Guys, subscribe. Ganyan and support. Gaya ni John Dildi Mayuga. Thanks, bro. Nga buhos kayo kayo.
So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo yung video, thank you so much. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please click the subscribe button and pakiring yung ring. Pakiring, pakiclick yung notification bell para updated ka every time I upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. Follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo sa susunod na video dahil lalabas tayo, tingin tayo ng mga clearance sale. Bye-bye!